Nataon ang pag-upo ni Pangulong Duterte sa pwesto sa pagpapatupad ng batas na nagbabago sa struktura sa ilang tanggapan ng gobyerno. Ang dating Department of Transportation and Communications naging Department of Transportation na, o DOTr. Nilikha naman ang hiwalay na Department of Information and Communications Technology. Ang DOTr mas tutok na sa mga isyung may kinalaman sa transportasyon tulad ng problema sa trapiko sa Metro Manila at kakulangan ng maayos na infrastruktura sa bansa. Isa pa sa mga hamon ng DOTr ang sunod-sunod pa rin aberya sa MRT at ang pangkalahatang kaligtasan ng mga motorista at commuter. Sa pagpapatuloy ng ating interview series na Pangulong Duterte, ang unang taon makakusap natin live mula sa LRT 2 Depot sa Pasig City, si Transportation Undersecretary Cesar Chavez. Magandang umaga sa inyo, Usec Chavez. How are you? Magandang umaga. Okay, sir, matagal nang pinag-uusapan na isang solusyon sa trapiko, lalo na sa EDSA, yung improvement ng MRT 3. Kailan ba ho magagamit yung mga bagong bago ng MRT? Maliwanag ang direksyon natin. Ang instruction ni Secretary, hindi pwedeng patakbuhin yan sa linya hanggat walang independent third-party certification na yan ay safe, ligtas na gamitin sa linya. Ang kasalukuyang sitwasyon, out of 48 na bagon, 26 lang ang may signaling system. Out of 26, 4 lang ang nakompleto ang test run. At pagkatapos nito ay magkakaroon tayo ng 4 hanggang 5 buwan para sa operational readiness test ng isang international company na kilala sa pagbibigay ng mga certification. Hindi natin isasacrifice ang safety, kaligtasan ng publiko dito sa bagong bago na ito. Okay, sir. So, malino naman po na importante yung kaligtasan. No? Pero gaano katagal pa mag-aantay? Nabanggit mo itong 4 to 5 months no, na ng assessment and testing. Pero how many more months bago talagang masakyan ng mga bagong bagon? Ini-expect namin 28 days para sa procurement. At upon the notice to proceed, magsasagawa ng 3 buwan para sa technical and operational readiness test. At doon lang namin malalaman kung yung buong 48 ay pwedeng gamitin o kaya ay kalahati o ilan lang ang pwedeng magamit dito. Bakit natin ginagamit ito? Yung supplier na CRRC Dalian, siya rin ang nag-supply ng mga tren sa Singapore. Out of 36, sabi ng Land Transportation Authority ng Singapore, kinuha niya ang independent third-party certifier. Sabi ng TUB, ibalik ninyo sa China yan sapagkat may factory defect. The same supplier ang kinuha ng Pakistan. At lumilitaw na marami rin na mga train na may problema. Pinabalik rin sa China. The same supplier nag-supply sa Hong Kong. 96 six-car train. Ang sabi ng MTR, ipabalik din ang maraming train. Kung may mga pangyayaring ito sa 3 bansa, the same supplier, lalo kaming nag-iingat. In particular, ano ang mga napatunayan namin dito? Ang requirement namin sa bawat bagon ay 46,300 tons ang dumating dito. 49,300. Pangalawang issue, kinakailangan mo ng pit jack sapagkat pag may problema ang isang tren, halimbawa ang boogie frame, kinakailangan baklasin ito para halimbawa mabaklas mo yung traction motor, axle bearing o kaya yung gulong. Sa kasalukuyan, hindi ho fit. Yan ho ang report sa atin ng PMO. Hindi tugma yung bagon doon sa pit jack. Pag in-adjust mo naman yung pit jack para maipasok mo ang 48 na bagon, hindi mo naman maipapasok ngayon yung 72 old trains. Ito yung mga dalawang issue na dapat malaman ng publiko na tinututukan namin kaya hindi namin basta-basta mapapatakbo ang Dalian trains. Pero anong solusyon? Dito sa 72 na bagon, 43 ang ino-overhaul natin. Imagine kung ang 43 na bagon mula sa luma ay na general overhaul ay matutupad, almost 50% ng tatakbo sa linya na lumang bagon ay halos bago at parang binigyan mo ng buhay 10 to 15 years. So yun ho ang ginagawa ho natin. Okay, so in other words, kahit hindi pa magagamit itong mga bagong bagon, there are other ways of improving the That's right. MRT.
Okay, at nabanggit niyo itong supplier, no, na medyo may kakulangan sa track record dun sa ibang bansa, pero bumili pa rin tayo ng mga bagon na galing sa kanila. So, ngayon may investigation po sa Senado. For the record, sir, may nakita na ba kayong irregularidad sa kontrata nito? Ayaw kong i-preempt ang announcement ng Office of the Undersecretary for Legal. Nasa kanila na yan para pag-review at kung nagko-cooperate kami sa Senado sa mga dokumentong hinihingi nila sa amin. Okay, malaking bahagi dito sa build program ng gobyerno, yung transportation infrastructure, no? Medyo mahaba yung timeline natin dito. Siyempre, taon din ang bibilangin bago matapos ang lahat nito. In the meantime, hindi kaya lumala pa ang traffic kapag gumulong na ang kabi-kabilang construction ng mga infrastructure na to? Aminin natin sa publiko, Howie, dapat asahan natin na mas maraming traffic. Bakit ho? Mula noong 1984 hanggang 2017, 33 years, 33 kilometro lang ng mga riles ang napagawa natin. Under the Duterte administration, minimum 990 kilometers ang mapagpagawa natin. Manila to Clark, Manila to Los Baños, Los Baños to Bicol, Calamba to Batangas. Matatapos natin ang MRT-7, papunta ng San Jose del Monte. Binigyan natin ng original proponent status ang Line 8. Yan ay magmumula sa UP Diliman, underground. Pagkatapos ay dediretso yan ang Quezon Avenue, España, 9.7. Ine-expect natin na matatapos din yan under the Duterte administration. Of course, pati sa Mindanao, na-approve na natin yung Tagum Davao Digos for the first time. Nagkaroon ng approval ang NEDA ng 103 kilometers na project sa Tagum Davao Digos sa ilalim ng Duterte administration. So ang traffic ay hindi lang sa Metro Manila. Posible rin sa Cebu, lalo na, tsaka sa Davao City. Okay, sir, one of the more interesting big projects, itong subway train system na pinaplano sa Metro Manila. Pero yung isang tanong dyan, how feasible is this? Gayong may problema rin tayo sa baha. Ang subway ay walang problema sa baha. Wala rin problema sa lindol. Ang gagamitin natin ay Japanese technology. Yung paggagawin ng teknolohiya dyan, paglagay ng electric station development, nung kanilang electromechanical, yan ay nakakonfigure na kahit anong klaseng baha ay hindi papasukin ang bahayan. At mayroong laging safety nets yan. Paano kung may lindol, paano kung may baha. Mayroong mga protocol yan sa mga subway sa buong mundo na nagagawin dito ngayon ng Japan. Okay, iyan ang subway na gagawin pa lang, no? In the meantime, we have this existing infrastructure at coincidentally, meron tayong shake drill ngayong araw, no? Na inorganize ng MMDA. Sakaling magkaroon nga ng malakas na lindol sa Metro Manila, kakayanin ba ng transportation system, lalo na itong train system, elevated train systems natin tulad ng MRT at LRT? Will they be safe and under what kind of magnitudes? Howie, mula nung ako'y naging deputy administrator ng LRT, 2004 to 2010, pumasok sa utak namin yung mga pag-aaral na kung mayroong mga pinaka-safe na infrastructure sa Metro Manila ay yung mga Line 1, Line 2 at MRT-3. Sapagkat nung ginawa yung pundasyon niyan, yung viaduct, ay nakakasa kahit umabot tayo sa magnitude 8. Okay, that's reassuring to hear. Maraming salamat po, Transportation Undersecretary Cesar Chavez. Maraming salamat.